The Memorial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church. Maria, Ina ng Simbahan. Ito po'y bago sa ating liturhiya na dinagdag ni Pope Francis noong 2018. Ito po'y ipagdiriwang tuwing unang Lunes pagkatapos ng Pentecostes. Relevant po yun, ano, magkaugnay po yung Pentecostes at si Maria bilang ina ng simbahan. Bakit po sila'y magkaugnay? Dahil kung ang simbahan ay isinilang noong Pentecostes, ito'y pinagkakatiwala natin sa ating mahal na inang Maria. Okay? So yung mga noon pa, ay naniniwala tayong kung ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng simbahan, ang pagsilang ng ulo ay pagsilang din ng katawan, natural. Ano ho? Kaya pag sinabi nating si Kristo ang ulo, tayo ang katawan o ang simbahan ng katawan. So kung sino yung ina ng ulo, edi dapat ina din ng katawan. Okay? So kaya yun, si Maria, ina ng simbahan. Hindi lamang siya ina ng Diyos. Alam po ninyo yung Mary, Mother of God, ay pinagdiriwang natin tuwing kailan po? January 1. Ngayon, Mary, Mother of the Church, ang magkaiba ho yung Mother of God and Mother of the Church, but the same Mary. Ang inang ng Maria, ina ng simbahan, ay pagdiriwang natin sa June 1, 2020 o tuwing unang Lunes pagkatapos ng Pentecostes. Ang simbahang isinilang noong Pentecostes ay pinagkakatiwala natin sa pagkalinga ng mahal na ina. Okay po? Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung unang pagbasa, so makikita natin doon yung usapan ng Diyos at ni Eva at ni Adan sa paraiso. Sila'y nagkasala. No? Kaya tinanong ang babae, at tinanong si Adan, tinanong ang babae, pagkatapos yung ahas, pagkatapos sa bandang dulo, nakalagay doon, while Eve is the mother of the living. No? Tapos, idadagdag natin yung sinasabi natin, Mary is the mother of the church. Magkaiba ho yung mother of the living, all the living. Sabihin, lahat ng nabubuhay, si Eva, si Maria, ina ng simbahan. Kung si Eva, ina ng lahat ng nabubuhay, si Maria, ina ng simbahan. Pero bakit, Father? Parang medyo exclusive yon. Bakit sa simbahan lang? Well, we don't want to sound exclusive, but also, we do not want to impose. Hindi ho ba? Oo, eh, mahirap namang ipagpilitan natin yung ating sarili. Pero at least, ina-expect natin dun sa mga tao na nagsasabi na sila'y sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo o tinatawag nila ang kanilang sariling mga Kristiyano ay mayroong pagpapahalaga at paggalang sa mahal na ina, ang ating mahal na Birheng Maria. Madali lang yung maintindihan eh. Sabihin natin, ay kaibigan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay kanyang mga alagad. O sige, kayo may kaibigan kayo. Merong kayong nanay. Ngayon, masaya ba kayo na yung kaibigan ninyo, kayo lang ang kilala at hindi pinapansin o isinasang tabi yung nanay ninyo? Gaganahan ba kayo sa ganung mga kaibigan? Much more kung hindi pa nire-respeto. Okay? So kung paanong nire-respeto ka nung iyong mga kaibigan bilang kaibigan, ganun din naman gusto mong irespeto nila yung nanay mo dahil iyon ay nanay mo. Hindi ba? Eh ngayon, masakit pa pag minsan sasabihin nila sila ay Kristiyano tapos tutulig sa inila yung paggalang na ibinibigay at nararapat lamang para sa mahal na ina, ang ina ng Diyos at ang ina ng simbahan. Eh kung kayo ho may ganun mga kaibigan, kayo lamang ang mahalaga, kayo lamang ang mahal, at yung nanay nyo ay hindi pinapansin o isinasantabi, ang masakit pa ay winawalang galang. Di ko alam kung gaganahan kayo sa ganung mga kaibigan. Diba? Of course, we do want to exclude anyone. As much as possible, we want to embrace everyone. Pero kagaya na sinabi ko, we cannot impose naman. At least, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano ay meron ding paggalang at pagmamahal sa mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, sapagkat siya ang ina ng Diyos
ng ating Panginoong Hesukristo at ina rin ng simbahan. Okay po? Okay, titingnan natin, sabihin nila, mga Kristiyano kami, pero kinikritisize nila yung paggalang na ibinibigay sa mahal na ina. I don't think na compatible yun dun sa profession of faith bilang mga tugosunod ng Panginoong Hesukristo, pero sinasangtabi ang mahal na ina. Pangalawa, pag sinabi natin yung paghahabilin, yun ay mababasa natin sa gospel. No? Ano ho yung nasasabi sa gospel? Si ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nasa krus, malapit na ho siyang mamatay doon eh. So, pinhabilin niya ang simbahan sa mahal na ina. Paano ho? Ganito hong usapan nila. No? Nakatayo si Maria, may ibang mga babae doon, si San Juan, ang alagad na minamahal ng Panginoong Hesukristo. Pag sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Tapos sabi niya kay San Juan, narito ang iyong ina. Well, isipin natin kaagad, dapat lamang na ihabilin ng ating Panginoong Hesukristo yung nanay niya na maiiwan niya. Kasi wala na nga si San Jose, mawawalan pa ng ina ng anak si Mama Mary. Kawawa naman si Mama Mary. Pero kung papansinin ninyo yung paraan ng pagsasabi ng ating Panginoong Hesukristo, may iba pang kahulugan ito. Sabi niya, Mari, Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kalimitan, kapag tayo naghahabilin, ang una nating babanggitin, patutungkulan, ay yung pinaghahabilinan natin. Hindi ba? Halimbawa, sabihin sa akin ng obispo, Imay, narito ang iyong kawan. Kawan, narito ang inyong pastol. Ang ibig sabihin noon, di nyo man ibig sabihin na, o kawan, alagaan niyo si Father Imay. No. Ang una doon, Imay, narito ang iyong kawan, ang iyong sambayanan. Imay, pangalagaan mo ang iyong sambayanan. Tapos, pagsasabihin ng obispo, kawan, narito ang inyong pastol, pakinggan ninyo ang inyong pastol. Hindi ho ba? Parang ganun din kay Mama Mary. Pagsasabi ng ating Panginoong Hesukristo, Ginang, narito ang iyong anak. Kung si San Juan ay kumakatawan sa simbahan na itatatag, kaya lang dawag natin doon yung simbahan inatatag through apostolic foundation, di ho ba? Kung si Juan ang kumakatawan sa simbahan, no? Ang paghahabilin ng ating Panginoong Hesukristo kay Maria sa kanyang ina upang pangalagaan at ingatan, ipagdasal ang simbahan, ay makikita natin sa bahaging ito ng Ebanghelyo. Okay? So, totoo sa ating karanasan, mga kapatid, no? Papansinin po ninyo yung pagkapakita ng mahal na ina, yung mga aparisyon. Itong mga panahon na nagpakita ang mahal na ina ay mayroong relevance sa ating kasaysayan. Yung mga panahon na kung kailan ay ang mundo ay nahaharap sa mga pagsubok. Hindi ba? Kaya yung mga doon ay magkakaroon ng papakita o aparisyon ng mahal na ina. Kalaloon bagay pinaparamdam sa atin na tayo, siya'y kasama natin, tayo kanyang ipinagdarasal. At katulad ng paghahabilin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, inaalagaan niya at iniingatan ng simbahan upang iharap sa Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, patuloy nating ipanalangin ang simbahan na isinilang noong Pentecostes at ipinagkatiwala sa mahal na ina. At gayon din naman, ipanalangin natin ang ating mga sarili upang tayo maging magalang na anak, na magalang na anak sa ating ina, mapagmahal na anak sa ating ina, ang mahal na Birheng Maria. Okay? Panalangin natin ang bawat isa na tayo tulungan at gabayan sa ating paglalakbay sa buhay na ito sa tulong ng ating mahal na Inang Maria.